Hi guys! Welcome! Dito si Rizan Paro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective, your energy at this time. Kung ano yung energy lang guys, makuha. Wow, the mother. Parang empress to guys eh. Yun the mother dito eh. You have a caring heart. You're loving, affectionate, kind-hearted. And parang you have a care and love for the Mother Earth then as well. Kasi parang sa nature to no. And you have a care sa mga para kang ano, may care sa lahat ng animals, sa lahat na nandito sa mundo, hindi lang sa tao, kundi sa mga, yung mga powerless katulad nito, sa mga butterflies, sa mga maliliit na snakes, sa mga turtles, sa mga ganyan, kung ano yung nilikha ng Diyos, yung ganon. And pwedeng pregnant ka, umabae ka, or buntis, no? Or else, kung may partner ka, buntis yung partner mo kung lalaki ka. Or else, ay, para bang kinikary mo yung ganun, responsibility. Na you're like a mother, no? Na may care, no? Pwedeng ganun. You have a caring side, no? Kahit sa small animals, or sa, yung mga, kawawa, mga ganun. So, more information sa'yo. Marunong ka magbalanse ng emotion mo eh. Naisipan mo. You know how to balance your energy as well. Balance. You know the meaning of balance, the counselor. So, possible magaling ka when it comes to counseling. Ayan. So, ano pa? Ang energy mo. Thought. Your thought is productive. Your thought is beautiful. The way ka mag-isip is parang, ano ba, light. Liwanag, no? Or may growth with a pentacle here. May growth talaga. And productive ngayon isipan mo. So, yan. Creative or productive. So, may puso ka talaga. Sometimes emotional ka. Mahilig ka manalangin. No? Parang nakakuha ka ng courage. And mas lalo kang nagiging brave, mas lalo kang nagiging courageous pag nananalangin ka. Mas malakas yung loob mo pag nananalangin ka palagi. So, yan. Ganun. More information about you. Ay, the Hierophant, spiritual. You're spiritual, or may paniniwala ka talaga sa Diyos. Or pwedeng priest ka, or pastor, or else ay nagtuturo ka about sa spiritual, or else you're a teacher, pwede din ganon. Pwedeng teacher sa theology, or else you're a teacher, no? Or you have a lot of knowledge to share, yung mga ganon. And orthodox kay. And yes, with the purple here. Para bang respected ka, tas yung status mo, because of your knowledge and wisdom. So yan. The way you communicate, you're good at communication and communicating with other people and sharing ideas and thoughts and knowledge and wisdom and information. So yan. Ano yung
main energy mo. Stagnant. Why? Para ka na trap. Para ka na huli, natali, no? Kabitin sa puno. Why? Para bang siniod ka, kasi lang ko pa. Para bang naano ka, yung nadali ng trap. Trap ng ano to? Na may gusto sa'yo. May gusto yan sa'yo? Pwede nga, oo, pwede mo, kasi pahalang naman eh. May gusto yan sa'yo? Yung parang na-trap ka dyan. Gusto yan sa'yo? Or, hindi, hindi yan may gusto sa'yo. Nag-offer to, parang kunwari ay may offer siya or para makapagbate, pwede ganun. Kaaway yan, kaaway. Sa enemy, hindi naman. Ano to, pwedeng past person mo na parang na-stuck pa doon. It's your past person na na-stuck ka, naging stagnant, no? So, yun yung stagnant sa energy mo. Yung meron stagnant na connection na gusto mo pang kumilos or ang gusto mo pang magkaroon ng new beginning or ang mag-reach out kayo sa isa't isa or ang magkaroon ng conversation sa inyo. Yung ganon. Yun ang inantay mo. Parang naging stagnant yung, ano mo, yung love life. No? Na parang, ayun o, natingga. It's because, yun ang inantay mo kasi, yung person na yun eh. And, matyaga ka. You're still motivated to wait for that person kahit na parang stagnant yung love life mo na walang growth. You know? So, more information sa'yo. Wala kang growth yung love life, which because you're waiting for someone na mag-take ng action towards you. Sino yung person na yun? Alamin natin. Ah, Queen of Cups. This is someone emotional. And, para bang ano ito? Yung sensitive na klase ng tao. Kasi Queen of Cups eh. Parang pag magmahal siya, buhos-buhos naman. Pero malalim, deep. Matampuhin to mga ganitong energy. Huh? And, mabait siya. Kadalasan outside. Pagalit yan, Scorpio energy yan eh. Pagkagalit yan sa'yo, hindi yan masama yung salita. Hindi ka paprangkay niyan. Ganyan yung mga baka Scorpio yung sunsign nito. Pwede hindi na lang yan makipag-usap sa'yo or hindi niya sasabihin sa'yo. Bigla na lang, pag mapuno yan, ay iba na, no? Bigla na lang maging cold, mga ganyan yan, kadalasan. Or gaganti sa'yo, mga ganon. Scorpio energy. Pasan sa'yo yung Scorpio. Magulat ka lang, galit na pala sa'yo, yung mga ganon. So, yan. Emotional na mga tao. Mga sensitive. At heart. Pero mapagmahal naman yan. Caring, affectionate. Yun nga lang. Madaling masaktan niya. Madaling siya maging emotional. Para bang ano, may devil side, mga ganyan. Pero let's see. Ano ba yung feelings ng person mo yan sa'yo? Feelings na sa'yo ngayon? Ah, defensive nga siya. Ayaw makipag-usap. Ayaw niya nga kausapin ka. Tapang pa. Yung pagkalalapit kay aggressive siya. Mga ganun. Ayaw niya. Ayaw kong harapin. So, mga ganun. Ganun yung feelings niya ngayon. Ayaw niya. Ganun yung person mo. Pero mabait pa talaga yan. Hindi. There is someone na yung sa loob, parang sa loob ang kulo. Matigas ang kalooban niya. Sa panlabas,
Mabait. Pero actually, pahalang to eh. 50-50. Yeah, pahalang kasi yan eh. Pagkuha ko, pwede ang pot ko. 50-50, mabait. Parang may evil, ugali, meron ding anghel. Ganon. Or good, both good and bad. Both good and evil. Ganon siya. Malupit ba yan? Malupit, ugali niya. Malupit yan. Kaya na-stagnant ka dyan eh. Pero in-embody niya yun is Queen of Cups ha. Bakit Queen of Cups? Dahil hindi siya nagtagumpay. Saan? Sa person na naging guarded din. Sa ibang person. Hindi. Sa'yo. 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 Hindi emotional siya ngayon. Naging emotional siya ngayon. It's because may times na naging guarded ka din. Nag-fail yung relationship niyo. So, pwedeng negative emotion. That's why Queen of Cups yung energy niya. Pero defensive yung feelings niya pa rin. Ngayon. So, parang conflicted no yung person na yan. Dahil nagkaroon ka ng insecurities sa person na yan. Eh. Baka parang lumabas yung insecurities mo. Nung nagtagisa na kayo. Nung hindi na kayo magkaintindihan. Nung nagkaroon ng arguments sa inyong dalawa. Nung para bang naging defensive na kayo sa isa't isa. Nung para bang kinikritisize niyo ng isa't isa kahit sa isip nila ma-feel niyo yun eh. No? Yun, ma-develop yung insecurities. Yung mga ganun. Dahil na kung connected kayo, your lover, mga ganyan. Pero ano bang iniisip ng person na yan sa'yo ngayon? Sa'yo, sa'yo. Ha? Ang bumalik. Gusto niya bumalik sa'yo? Kahit defensive siya. Ang magkaroon ng alignment, ang mahilip pa yung connection niyo. Pero, bakit siya defensive? Yung feelings niya. May iniwasan lang to guys. Ang ano ang masaktan siya. Ang mag-effort siya sa'yo, ang mag-take siya ng action, ang kausapin ka niya. Para bang defensive siya na ayaw niya mag-reach out. Ayaw niya mag-start niya something new with you. Kasi iniwasan niya na masaktan siya for sure. No? Ayaw niya na siya ang mag-effort sa'yo. Kasi may pride yan. Yes, gusto niya ng new beginning at gusto niyang bumalik sa'yo, pero conflicted yung utak ng taong to. Gusto niya pa rin magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Pero, umiira sa kanya ay ano, pride? Ego, kadalasan ego. Hindi. Ano umiira sa person mo na yan? I think ego eh. Ego. Ego. Ego niya. Mahal ka ba niyan? Hindi. Kaya nagagawa niyang umiwas ang maging defensive. Bakit? Umiwas siya na makipag-communicate sa'yo. Nakausapin ka. I-message ka. Mawala na daw yung pagmamahal niya sa'yo. So, ayan. Pero hindi niya mapigilan na maging emotional. Na naging guarded ka na din. Yung parang na-feel mo yung naging guarded ka. Yung tinaas mo na din yung wall mo. Siguro dahil sa ugali niya din. Bakit mo tinaas yung wall mo din? Dahil sa ugali niya. Ang hirap niya suyuin. Yeah, dahil sa ugali niya. And because of a distance din. Parang pwedeng dahil nasaktan ka din.
nasaktan ka. Parang it's too much pain for you to handle. Parang good. For you to carry. Parang to carry. Na magtiis pa. Ano mga darating sa'yo? Parang walang kwenta yung ganyang person. Magulo bang buhay ng person na yan? Magulo? Magulo talagang buhay niya. Kaya ganun nga eh. Magulo ang buhay nun. Ano ang darating sa'yo? May darating bang person for you na nakatadhana sa'yo? The right one. The right person for you. Yeah, meron. Meron. Pero wala ka pang kaalam-alam niyan. Meron. And this is someone na stable at komportable pa yung buhay. Stable financially. Marunong sa buhay. Mautak. May talino. May talino when it comes sa pag-create ng source of income. Pwede magaling siya sa business. Abundant yung buhay niya kasi marunong siya magpalago ng negosyo or marunong siya magtrabaho. Matalino siya, ginagamit yung talino niya para kumita ng pera in the right way for sure. So, ano pa? Ano yung... ano yung tungkol dyan sa tao na darating sa'yo, yung nakadistin para sa'yo? Ayan o. May sinisimulan siya na bago na mag-grow yan. Pwedeng business, pwedeng work, anything na may growth. So productive siya. This is someone na productive. And nagko-commit siya sa mga sinisimulan niya. That's why nag-grow yung mga sinisimulan niya. Dumating na ba yan sa buhay mo? Yun yung person na yan. Yung right person for you. Dumating na yan sa buhay mo. So, pwede yan ang sinisimulan nyo na ngayon na relationship. Yan na yung destiny mo. So, anong feeling siya sa'yo? Pursigido, talagang determinado, talagang driven siya to be with you. So, ay, ano siya oh? Para mang obsessed pati sa'yo. Kaya nga, tutok, makatutok siya sa'yo eh. Gusto niya talagang mag-grow yung relationship niya eh. Parang iyan ang nakatanggal ng stress mo. Pero may gusto kang balikan. May, para bang, I don't know, parang gusto mo pa rin yung past. Gusto mo pa rin yung past person mo. Fifty-fifty. Yeah. Obsessed siya eh. Nagsiselos ba yan? Possessive din siya with the devil. Hindi naman siya. Hindi naman siya ganun ka possessive sa iyo. Patay na patay ba yan sa'yo? Patay na patay. Meron kasing devil eh. Yeah, patay na patay siya sa'yo. Ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. To the extreme, ito new person. Itong destined person for you. Kaya nakatutok yan sa'yo, nakafocus yan sa'yo. Baka kilala niyo pa lang. Anong iniisip niyan sa'yo ngayon? New person na yan. Actually, nag-overthink siya sa'yo. Ano ba yan? Nagsiselos? Napaka-seloso-selosa mag-isip. Takot kasi siya mawala ka eh. Ganun yung mga seloso-selosa. Grabe. So, ayan. Ito na lamang, guys. Para bang natakot siya na bumalik ka sa past, no? Pwedeng ganun. No? With the 8 of Cups. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button and sa ganun ay ma-notification sa masusunod na videos na upload ko. Pag-like naman po, pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga to resonate sa reading.